kapatid, gusto ko lang kayong bigyan ng babala ngayon man nangyayari ngayon kasi nga eh 'di ba nung mga nakaraan sinasabi ko na mag-ingat ang lahat dahil may ginagawa ng clone o kaya fake account yung Bagti channel natin diyan sa Facebook. So eto na nga mga kapatid, after verifying it at saka na napatunayan nga natin na may nangyayari man ito, eh lubos ko kayong pinag-iingat. Ito po yun mga kapatid, although binigyan ko na kayo ng mga pointers noon kung paano nyo makikita kung peke ba o hindi yung account ni Bagti Channel. Ito po ah, ito po. Ah, ito yun mga kapatid. Tignan nyo po yung numbers of friends mga kapatid. Mahigit 1,000 na po yung totoong Bagti Channel. At saka tignan nyo po yung mga postings. Yung mga last postings ko kasi hindi ganito. May mga postings ako dyan na mas matino kaysa dito. And then, tignan ninyong date of birth. Ah. Hindi po yan ang birthday ko, 1967. Sobrang tanda naman yata niyang gumawa niyan. Ah, mukhang kaedad lang yata yan ni Roberta Ruiz. O di kaya ni Jesus Ladaran. Kaedaran niya yung ganyang mga usapin. And ito nga, yung mga friends nito. Ano, hindi ko kilala yung mga yan. At saka higit sa lahat, mga kapatid, ha? Higit sa lahat, ang hindi ako sumasagot-sagot basta sa mga message nyo. It's either may mga technique ako eh. Malalaman nyo na lang, basta hindi ako sumasagot. At hindi rin po ako nagpapabuo ng anuman GC. Hindi po ako humihiling sa mga members, sa mga friends ko sa Facebook. Uy, gumawa ano yung GC para ganito? Kasi ang purpose niyan, mga kapatid, kaya kayo pinapagawa ng GC upang ma-monitor kayo at para ka kayo ay itumba. Kaya yung mga nandyan, tumaari lang, yung mga nakapag-friend niyan, sila din siguro yan. O kung yung mga naloko man kayo niyan, eh may i-block nyo na. At saka bago nyo i-block, i-report nyo muna. Okay? I-report nyo muna para mawala. Kung bakit yan ginawa, eto yan. Kung bakit niya ginawa para ma-monitor yung mga nagsusumbong sa atin at para makilala sila at para sila ay harasin, iharas sila sa bandang huli. At higit sa lahat, baka dumating pa sa patayan. Ano? Ang tanging gumagawa lang naman yan, sino nga ba yung mga tao na ayaw malaman ng mga kanilang kababayan ang katotohanan? Eh, dalawa lang yan. Kung hindi si Roberta Ruiz at ang kanyang pamilya, lalong-lalo na yung si Donna, eh malamang, sigurado ako, o si, ano yan, sa Ladaran yan. Ladaran, o di kaya magkakutsaba na yan dalawa. Di ba? Para lang mapigilan tayo sa pagsasaado, pagsasabi ng katotohanan, para protektahan ang kanilang kadimonyohan. Yan lang yan, kapatid, kaya mag-iingat kayo. Ako ay nakikiusap na kung may mga ganyang mga usapin na pinapagawa kayo ng GC, para hindi po nagpapagawa ng GC, ha? Man to man ako nakikipag-usap, mano to mano ako nakikipag-usap sa mga informants natin o yung mga nagbibigay sumbong sa atin patungkol diyan sa mga kahayupan diyan sa Ramon Isabela. Ramdam na kasi nung isang politiko diyan na laging lakas tama dahil sa pagka-addict, na matatalo na siya ngayong eleksyon. Kumbaga, hindi siya makagagraduate, hindi siya makaka-grand slam. At ang nakakapigil niyan ay tayo, hindi po ako, tayong lahat na nagkakapit-bisig. Yung mga nagigising na sa katotohanan para sa dahil sa kademonyohan ng isang Ladaran. Diba? Mag-ingat, mga kapatid, dyan sa may Ramon Isabela, huwag kayong pauunahan dito, huwag kayong paluloko sa mga ganitong mga propaganda at panilin lang ng mga kalaban, lalong-lalo ng mga demonyo dyan sa munisipyo. Diba? Yun ha, kaya inabati ko yung mga taga-Ramon, kapit lang at higit sa lahat, huwag na kayong magpapaloko. Tignan ninyo yung mga account na ano. Basta ang account ko lang ay sinabi ko na, alam nyo naman yung mga pointers, number of views, number of friends, followers, and of course my date of birth. Although naka-hide po yung date of birth ko, no? Hindi ko po ibinubuyang niya, hindi tulad nung pinakita rito na 1967, March 17 pa, ano? Birthday ko po hindi March. September po ako, September. Mag-ingat-ingat lahat and God bless us all, mga kapatid. Mabuhay, mabuhay mga lumalaban.
para sa tama at pinaglalaban ng katotohanan para sa ikakabago ng inyong bayan dyan sa Ramon. Maraming salamat po.